Eksaktong 3 linggo matapos lumubog ang MT Princess Empress na pinagmulan ng oil spill, nasilip na rin ang barko mula po sa ilalim ng dagat. Kasabay niya ng aerial inspection naman ni Justice Secretary Boying Remulla, kasama niyang technical consultant ng DOJ na meron daw nakitang asfalto sa loob ng lumubog na tanker. Nagpaalala naman ang Department of Environment and Natural Resources. I know immediately, by experience, this is it. It will be used to make asphalt or for roads. Lagi kami nakabase sa aming opinion, base po sa science, sa evidence, at saka water sampling. So, ingat na ingat po kami magbanggit kung ano yun dahil wala po kami basehan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa may-ari ng lumubog na tanker at sa may-ari ng kargang langis, umaari naman ang kabuhayan ng mga mangingisda. Nasa frontline balitang yan, si Mon Gualvez. Ang inyong napapanood ay ang lumubog na MT Princess Empress sa dagat na sakop ng Nauhan, Oriental Mindoro. Ang barkong ito nagdudulot ng oil spill sa Mimaropa. Nakuha na niya ng mga video at litrato sa tulong ng Remotely Operated Vehicle o ROV ng Japan. Importante ito dahil mas makakapagplano ang gobyerno ng Pilipinas kung paanong susolusyunan ang mga tumatagas na langis. We are combating something that we haven't seen, no? All throughout for 21 days. And right now, nakita na namin siya. Medyo hindi pa siya totally something that would really benefit the whole operation, but there's something. We have an information. We now have an eye underneath, no, sa incident area. 3 hanggang 5 araw pang hihintayin bago ilabas ang detalyadong report ng ROV. Bukod sa inspeksyon sa ilalim ng dagat, nag-inspeksyon din mula naman sa himpapawid si Justice Secretary Boying Remulla. Nakita niya mismo yung lawak ng pinsala ng oil spill, partikular sa bayan ng Pola sa Oriental Mindoro na pinakaapektado. Gumagapang na rin ang langis papunta sa Verde Island sa Batangas. Pagbaba sa pampang ni Remulla, nakita niya rin yung bakas ng langis. Ayon sa kalihim, kilala na nila ang may-ari ng kargang langis ng MT Princess Empress. Pero git ni Remulla, pinaplansya pa ang pagbuo ng kaso. Wala pa natin yung masasabi hanggat hindi kompleto ang ebidensya. Mm-hmm. Hindi ho tayo naghuhusga na maaga. Pero wala ho kami sinasanto rito. Kinabibuild up po na kami ng kaso, saka namin ipasampayan. Sa kabila niyan, nakikita ng Department of Justice na hindi malabong mapatawa ng civil liabilities ang may-ari ng oil tanker at ang may-ari ng langis. Sa tansya ng DOJ, aabot na kaagad ng 128 million pesos ang halaga ng danyos na pwedeng masingil mula sa mga nagdulot ng oil spill. Kaya naman hinihikayat nila ang lahat, lalo na mga mangisda, na i-document ang lahat na makikitang epekto ng oil spill mula sa mga mantsa ng langis hanggang sa magiging fish kill kung magkakaroon man. Heto nga si Tatay Ronald Makuha, mangisda noon, nagtitinda muna ngayon. Ang anak ko po, 2 college, 2 high school. Ay, isang po kukuha ng pantustos sa pamasahe at pambawon. Sa po, yung talagang kami na may magdaragat lahat, talaga wala na iba pagkukunan. Pati ang mga kasama niyang mangingisda, rumarakit muna ngayon bilang tagabuhat ng mga ibinabiyaing kopra. Kahit din pilitin ng mga mangingisda na pumalaot, hindi naligtas kainin ang mga mauhuli nilang isda. Posible kasing nakakakain na ng langis ang mga lamang dagat. Para tulungan ng mga apektadong mangingisda, naglabas na ng paunang mahigit 6 na milyong pisong halaga ng ayuda ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Nakitaan po ito ng low level contaminants. Ano po itong tinatawag natin polycyclic aromatic hydrocarbons or PEH, yung mga pisampos. Itong parang substance na delikado po ito sa tao, ano, at iba pang living organisms. Isa pang problemang dulot ng oil spill ay ang pangmatagalang epekto nito sa kalikasan, gaya na lamang sa Verde Island na hitik sa biodiversity. It's a world-renowned area for biodiversity. Kaya isa ho yan sa nag-raise ng concern ng Department of Justice. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.